paghihiwa ng pakwan. Hanggang sa pagde-decorate ng cake. Name it! Chef Maricel can do it! Kayang-kaya niyan kahit pa nga wala siyang dalawang kamay. 13 taon ng pastry chef si Maricel Apatan. Kwento niya, bata pa lang siya ay hinig na niya ang magluto. Pero dahil wala siyang mga kamay, aminado siyang may mga bagay sa pagluluto na nahihirapan siyang gawin. Nung umpisa ho, talagang kahit po maghihiwa ko ng mga bawang, talagang hindi po ako marunong. Since decidido po ako matuto ulit, mapag-aralan ko po ang paggalaw na walang kamay. Ang very struggle ko yung nag-fish fillet ako, na tinanggalan yung isda na buto, tinik at saka balat. Katulad ng ibang PWDs o person with disabilities, nakaranas din ng bullying si Chef Maricel. Pero imbis na malugmok at ma-depress, ay ginamit niya ang pangungutya sa kanya para mas magsumikap sa buhay. Ay, kawawa naman siya, walang kamay. So ako naman, since may narating na ako, or yun po yung ginawa kong motivation sa sarili ko. Kaya instead na gagawin ko siyang ways sa buhay. Hindi po hadlang kapansanan sa pag-unlad. Ako po ang patunay, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Go lang mga PWD, ako yung magpapatunay na hindi po hadlang ang kapansanan sa pag-unlad. Sa kabila ng magandang disposisyon sa buhay ni Chef Maricel, ay ang isang mapait na nakaraan. Lingid sa kaalaman ng lahat, ipinanganak si Chef Maricel na kumpleto ang kanyang mga kamay. Pero pagtuntong niya ng 12 taong gulang, nagkaroon ng alitan sa lupa ang kanilang pamilya na nagresulta sa isang madugong trahedya. Kami po ay nag-igib ng tubig sa balon at kasama ko po yung tito ko, 5:30 a.m. At nung dumating na kami sa balon, may sumigaw pong dapa. Sumigaw po akong, "Kuya, huwag niyo po akong tagain, maawa po kayo." Pero hindi po siya nagkinig. Nung nakita ko po yung mga kamay ko ay luray-luray na at chap-chap na. Bukod sa pagiging chef, miyembro si Chef Maricel ngayon ng isang non-government organization na nangangalaga sa mga katulad niyang PWD. Dito ibinabahagi niya ang kanyang personal na karanasan kung paano niya nilagpasan ang mga hamon sa buhay bilang isang taong may kapansanan. Sabi ko, "Lord, salamat po sa bagong buhay at ako'y inyo pong binuhay." So yun, ginamit ko po yung buhay na yun. Ako'y nag-aral ulit hanggang sa nakarating ako sa tahanan walang hagdanan. Na-inspired ako sa kanila. At doon po ako humugot na kung paano sila gumalaw, yun din ang gagawin ko. At hanggang ngayon, yung motivation na yun, hanggang ngayon, dala-dala ko po yun sa sarili ko. Kung noon po, mahirap po talaga kasi wala pong boses ang PWD noon. Pero since kami na po ang namumuno na magkaroon ang PWD, yung akay na magtumulong sa mga kapwa naming PWD, panahon na para magkaboses ang PWD. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Isa lamang si Chef Maricel sa patunay. Na hindi hadlang ang kapansanan para maabot ang mga pangarap. Mga kapatid, Gretchen ho po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.